Magandang tanghali po mga idol. Yan, kaway-kaway paring Jomar. Ngayong tanghali, dito po tayo sa Dato Abdullah, Sangki Municipality, Province of Maguindanao. At kasama natin si Ma'am Norzaina, ang farm supervisor dito sa 5 hectare chili farming. Kamusta po ma'am? Okay naman. Ayan, masagana ang ani. Ayan, masagana ang ani. At saka ang idol natin si Sir Larry. Ang farm technician at saka head dito na tagapaga pamahala sa farm. Yan, pero bago lahat, may love shout out kay idol Mayor Pax Ali Mangodadato. Yan, ang incoming governor natin sa Sultan Kudarat. Yan, kaway-kaway sa iyo idol. Ang 5 hectare natin na sili ay harvest na. At saka ito na po mga idol, ang initial harvest nila idol Mayor Pax Ali Mangodadato mga idol. Yan, sobrang dami po ng sili na Red Hat F1. At saka doon po mga idol, marami pang na-harvest at saka may mga dried na portion na po doon mga idol. At saka dahil tanghali ma'am, anong gagawin natin? Kakain! Ayan! Magmumukbang! Yes, magbudulpay tayo ng Carolina at saka chili. Ayan, ito yung ating ibubudulpights mga idol. Ayan! Manok na apritada ba to sir? Adobo. Ayan! Manok at saka pato yan. Manok at saka pato. Yan. So, kamusta Sir Larry? Okay po. Okay. Ayan, ilan yung tao natin ngayon na nag-harvest? 25 person sila ngayon, yung harvester natin. Ayan, 25 person. Okay. Ayan, sobrang dami ah. Kaya bang ma-harvest? Siguro isang araw, hindi kakayanin talaga. Hindi kaya, no? Hindi kakayanin. Natin. Mga ilang tao dapat? Siguro mga more than 100 person siguro isang araw makaya na ito. So, mga apat na araw? Kuwan lang, makaya siguro nila to kasi ang ginagawa natin overtime kasi harvest na nga. So early morning start na sila ng harvest. Kanina 5:30 kami nag-start. Oh wow! 5:30, madaling araw. Tapos matatapos? Mamaya, stop siguro sila mamaya mga 5:30 din or 6, depende kung okay pa yung araw. Araw, pag maliwanag pa. Ayan, tapos bukas, early morning ulit. Early morning ulit to kasi nahabol natin yung delivery natin to Cagayan bukas. Ayan, so may 2,000 kilos tayo na order doon. So dapat ma-deliver natin doon sa mga nag-order. Ayan, so sobrang dami pala. Ayan, so si Ma'am Norzaina, Ma'am Nor. Ang first harvest natin, ilang kilo po? Naka 1,000, naka 320 tayo. Sa first harvest? Yes. Wow, grabe, sobrang dami. Pagka second harvest natin, naka 1,448 tayo. Wow, so sa third harvest, ngayon? And then, ngayon, more or less 2,000 or more tayo ngayon. Or yes, more. Or more pa. Yan, grabe, sa first harvest is 300 something? 320 kilos. First fruit pa lang yun siya, yung na-harvest natin. Grabing dami. Sa amin, ang first harvest namin, 7 kilos lang. Second harvest namin ay 170 plus. Yan, so sobrang dami, no? Second harvest, 1,000 sa 5 hektarya. Grabe, sobrang ganda, no? So, big sabihin, masagana talaga yun. Mas masagana. Yes. Ayan, as mas maganda. Ayan, ito yung mga sili natin na harvest na mga idol, eh. Yan. Bomba na! Gas na! Gas na! Gas na! Gas na! Yan. Parang Jomar ang magbubudol fights. Yan. Budol fights po tayo mga idol. Ayan. Yan mga idol, ganito po sa farm. Grabe. Sarap ng luto. Yan, so mukbang. Mukbang tayo ng pato, manok, Carolina at saka chili. Yan sa mga idol. Yan, sama-sama. After ng kain, tirada naman, Harvest City. Ayan. Itong imported natin na farmer. Parang Jomar. Si Ma'am Norzaina, supervisor. Idol Larry. Ayan. Ang tanong, may makakakuha kaya ng Carolina? Hmm.
Yan, enjoy. Sarap ah. Pato. Duwan nyo ginatang dugang Carolina. Pato at saka manok. Matamat lang. Kain. Matira matibay. Parang Jomar. Anong ulam mo? Siki ka manok. Pato ata. Ah, manok. Manok na. Heel. Matigas. Yan. Ito na lang mga natitira. Kaway-kaway mga idol! Welcome po sa ating vlog. At saka ngayon po, dito pa rin tayo sa Dato Abdullah Sangki Municipality sa province of Maguindanao. Kasama natin si Idol Larry. Yan, pangatlong video na po natin mga idol. At saka ito na yung update, harvest time na Idol Larry. Yes, so harvest time natin ngayon. Sa sili farming po nila mga idol. Ito yung na-feature natin na 5 hectares na sili farming dito sa Maguindanao mga idol. At saka Idol Larry, usually ngayon expected mo kasi sa amin po mga idol ang first harvest namin 7 kilos, pangalawa 170 plus, pangatlong harvest 700 kilos in 1 hectare. Ngayon dito kay Idol Larry kasi 5 hectare yato, usually ilan ang expect natin na harvest ngayon? So first harvest namin nakakuha kami ng 320 kilos and then following harvest, second harvest namin is 1,448. So wow. Ngayon, expected po natin na ma-harvest po natin sa araw na ito, siguro mga 1,800 to 2,000 kilos. So, wow. Minimum pa lang ho yan, minimum yan. Minimum, congratulations! Minimum. Pero, ang presyo? Yun lang, doon tayo namumroblema sa presyo. So, walang problema. Walang problema sa presyo. Ang importante, may buyer tayo. Ayan po mga idol, no? So, pag-uusapan natin namaya mga idol sa presyoan. So, ngayon, anong... problema ngayon kasi tag-init, no? Yes, so isa sa mga pinaka-problema natin ngayon sa sili natin is yung dehydration. Lalo na tutuyo siya. Mapapansin po natin yung mga dahon, medyo talagang hindi kinaya yung sobrang init ng araw. Oo. So isa yun sa mga nagiging problema natin sa tag-init, lalo na pag wala tayong sariling linya ng tubig. Oo. Pagtanghali lang naman, pag umaga? Actually, pagtanghali, ganun talaga asa natin mangyayari. Pero pag sa umaga, parang refresh na... Presko naman yung dahon ng sili natin. Oh. Kaso nang pagdating ng tanghali, talagang mangunguluntoy siya. Magaganyan siya noong tangkay niya. Matutulog. Matutulog ba? Matutulog yung dahon. Oh, kasi ganito po siya, mga idol. Oh, medyo dry po siya no, ang lupa. Kasi 1 month na palang walang ulan dito sa ano? Oh, mag-almost 1 month na walang ulan. Kailan ba yung last niyo na ulan dito? Last na ulan dito, naalala ko yung Udit, yung bagyong Udit. Pero hindi masyadong malakas. Pang basa-basa lang. Kunti rin siya. Hindi siya masyadong malakas. Hindi pa nakabasa ng puno? Basa man, okay man. Pero ang problema kasi natin, yung lupa natin dito, parang dumadaan lang yung tubig sa sobrang tigas niya. Hindi niya ma-absorb kaagad. Di tulad ng ibang lupa na madaling mag-absorb yung tubig. Kasi dito, clay yung lupa, no? Siya. Yan, ganito po siya mga idol ang lupa dito. Yan, clay po siya. So, ito siya. At least standing pa ngayon kasi pag mag-ulan, pag mabigat siya kasi maraming bunga, possible din siyang matumba. No? Ngayon isa sa mga problema namin kaya ginagawa namin for temporary hanggat wala pa po yung twine namin. So yun, ito muna. Stick muna kawayan. Ito ang ito yung kanilang support yan mga. Support ito. Lang saka ito paano. Ayan. Yan. So ganyan po mga idol no. Sa panahon po ngayon mga idol, marami kasing nag-comment at saka maraming nag-request kung bakit nagmura ang presyo ng sili. Yan, usually mga idol sa group page ng sili farming sa Philippines, ang mga nag-comment doon, ang nakikita natin na dahilan is maraming production ng sili. Kasi number one, ang sabi po nila, hindi masyadong nadaanan ng bagyo yung Luzon. Luzon, oo. So, maganda yung production nila doon. So, ayaw naman nating i-wish na bagyuin sila para lang magmahal ang sili. Yan. So maganda ang panahon sa kanila, the same time sa Visayas sa Mindanao, kunti masyado ang bagyo, ilan na yun usually, yung Udit lang ang pinakamalakas. Yun lang. Ayan. Kaya maganda ang production mga idol, marami ang harvest, kaya maraming supply. So kunti ang demand, kaya medyo nagmura. Plus dagdag pa mga idol, yung sa news na nabasa po namin na mayroon daw pong nag-import dito ng chili flakes at saka chili powder. So yung mga malaking kumpanya na nagbili ng mga
chili products, yung gaya nitong sili natin, eh doon na sila kasi mura daw yun. Yan, pangatlo mga idol, nakita po namin may mga lockdown farmer kasi mga idol yun. Ito yung tinatawag na during pandemic, nawalan sila ng trabaho, mahirap mag-apply ng trabaho, nag-turn into farming sila. Yan, hindi lang po sa sili yan mga idol ang nagmura, mayroon din pong mga atsal, kahit yung luya, almost lahat po ng mga gulay mga idol, kung napansin nyo po, mura talaga ang presyo dahil sa mga lockdown farmer natin. Yan, so hindi naman natin sila masisisi kasi gusto din naman nilang kumita dahil wala nang trabaho. Yan, usually yun mga idol sa mga nagpapagawa po ng video kung bakit po nagmura ang mga presyoan. Hindi lang po sa sili ang nagmura, halos lahat. Yan, pabor yun sa mga consumer. Yun, silang kwan doon. Talagang kumita yung mga consumer. Kasi mura lang yung bili nila. Mura yung buha nila sa farmers. Yung nagiging kawawa dyan yung mga farmers mga natin. Farmer. Kawawa din yung trader kasi konti din ang kita nila. Yun, isa pa yun. Hindi sila makapatong masyado ng malaki-laki kasi ano lang din, mura ang presyo. Unlike kung magmahal. Ang swerte ngayon si Buyas. Yung sibuyas. Medyo mahal ang sibuyas yan. Pinag-aagawan yata ang sibuyas. Pinag-aagawan ng mga sibuyas, mga idol. Yan. Sa congratulations sa mga nagtanim ng sibuyas. Sibuyas at saka pitchay. At saka? Pitchay. Ayan. So baka maraming magtatanim naman ng sibuyas. Tsaka pero pitchay. Konti lang dito sa atin sa ano no, sa Mindanao kasi wala masyadong nakakaalam ng technical sa sibuyas. Saka sa area yan, hindi siya po pwedeng itanim mo na basta-basta sa mga lupa tulad dito. Kuwan talaga yung lupa niya. Maganda ang area. Maganda. Tapos kailangan ng irrigasyon din kasi yun. Yung tubig din siya. Ayan. So yan po mga idol, sana po mga idol, sundan nyo po mga idol kung bakit nagmura hindi lang po ang sili kundi ang lahat po ng halos lahat ng mga crops. At saka isa pang dagok sa ating mga farmer na nalugi tayo is yung sobrang pagmahal ng abono. Ayun, isa pa yun. Nag-times 2. Times 2. Yung abono natin ngayon. Ayan. Ano masasabi mo, Idol Larry, sa pagmahal ng abono? Dati, anong abono ang nagagamit nyo? Magkano'ng piso? Isa urea pa lang. Dati, is nasa 900 plus lang. Ngayon, kulang 2,000 na. Isang sako niya. Ayan. Meron nga sa iba, 2,800 daw. Yun, mga sobra nag-comment pa yung iba. Ayan. So, ano masabi mo doon sa pagmahal? Ayun na nga. Sa mga magsasaka, so dapat hanap tayo ng strategy kung saan tayo pwedeng, hindi lang sa abono tayo aasa. Kung may mga organic tayo, pwede rin sa gamitan natin siya ng organic para masustain lang natin yung tanim natin na mabubuhay, mabibigyan siya ng kahit anong pagkain. Basta tuloy-tuloy lang, huwag lang tayo mawala ng pag-asa. Ganun lang talaga, mapagsubok lang yan sa buhay. Habang may bunga, may pag-asa? Habang may bunga, may pag-asa, sabi nga. Ayan po, pero yung iba na nadaanan na ng bagyo, ayun, sigurado. Mas malaking lugi pa. Mas balik sila talaga sa kanila. Kawawa naman yung mga nadaanan ng bagyo. Kawawa naman sila. At saka mga idol, maliban kasi sa abono, yung mga insecticide, fungicide, nagmahal din. Halos lahat naman ng produkto sa farming is tumaas. Nagmahal. Times 2. Kung ano yung ibinaba ng presyo ng mga pananim natin, yun naman lang itinaas ng mga presyo. Fertilizer at insecticide natin. Yeah. Ang inding, hindi talagang lugi ang farmer. Lonely talaga. Lonely ang farmer. Lonely ang farmer. Masaya ka po mga idol kasi nakita mo, halimbawa ganito idol Larry, yung farm mo. Mga idol, shout out pala kay Idol Mayor Pax Alimodato. Sa kanya po itong farm na ito. At saka si Idol Larry ang ating technician. At saka si Ma'am Nurzaina ang ating farm supervisor. Ayan mga idol. Saka dito tayo, masaya tayo mga idol pag halano po ikaw ay dolari na makita mo sobrang dami ng bunga. Yes. So, may lago yung sili. Matataba siya, tapos hitik na hitik sa bunga, sa bulaklak. Yan, sobrang nakakataba siya ng damdamin, nakakantig ng puso. Ang problema lang natin yan, pagdating dun sa market, Ang presyo. Nakakapayat ng bulsa. So yun, nakakapanglumo. Nakakapayat po ng bulsa mga idol. Ayan. Pero at least huwag mawala ng pag-asa kasi mga idol, in the long run, itong sili kasi matagal pa siyang makakasustain. Kumbaga matagal siyang mamatay. Kaya pwedeng maabutan pa ang upside down ng mga presyo. Yeah, no. Hindi naman siguro habang panahon magiging ganun na lang kababa yung presyo. At least basta habang may bunga, may pag-asa. Pag-asa. Ayan po mga idol. Idolari, ano pong makukomment nyo po sa mga nalugi na mga farmer, kapwa natin farmer, kapwa natin nalugi. Kasi kami nalugi din pa mga idol sa sili namin.
Ayan, kasi nga sobrang mura talaga ng presyo mga idol, no? So we decide na medyo pabayaan na lang po yung sili. Tsaka idol Ari, ang masasabi mo po sa mga farmer na kapwa natin, farmer na nalugi dahil mura ang presyo ng mga gulay, lalo na yung tanim natin sili, pero mahal ang abono, anong masasabi mo sa kanila? Yun lang, kung kaya pang tiisin, tuloy lang. Pagpatuloy lang natin yung pagtatanim ng gulay. Kasi isa yun sa mga produkto, di tulad po ng palay na 3 months lang, back to number 1 ka na naman. Eh, itong gulay kasi natin, once na nag-start na siyang mamunga, mag-harvest, medyo tuloy-tuloy na. So ibig sabihin, every week, kung every week kang nag-harvest, every week may pera ka. So every week, at least meron. At least meron. Kaysa sa pagsumuko ka na na wala. Wala talaga. Kukuha, mga idol. Ayan po mga idol ha. Sana po, sana po makabawi tayo mga farmer. Sikap lang. Yan. Maraming salamat po mga idol sa mga hindi pa pala naka-subscribe at saka bago sa aming channel, please do subscribe at saka sa aming channel ang Traveling Boats at saka don't forget na mag-comment, i-like ang ating video at saka i-share para marami pong makapanood. Happy farming po mga idol. Kawai-kawai. Ma'am Nursaina, kawai-kawai. Bye-bye.